Magandang araw mga bata! Kumusta? Si Kuya Red muli ito at may panibagong kwento na naman ako para sa inyo. Ang pamagat nito, Invisible na ako. Kwento ni Genaro Goho Cruz at guhit ni Aldi G. Aguirre. Mula sa The Bookmark Incorporated. Isang umaga, naging invisible ako. Nakapasok ako sa paaralan nang di napapansin ni nanay. Di na ako huli tulad ng dati. Nakaabot na ako sa flag ceremony. Ilang linggo na rin akong di nakaawit ng lupang hinirang. Pumunta ako sa unahan ng pila. Gusto ko ngayong araw kantahin ng buong puso ang lupang hinirang. Hinanap ko si Paul, ang best friend ko. Nakapasok din ako ng aming classroom nang di napapansin ni Ginang Alfloro at ng mga kaklase ko. Umupo ako sa aking upuan na katabi ni Paul. Pero nakapagtataka, kanina pa siya walang kibo. Di niya ako pinapansin. Galit kaya siya sa akin? Ano naman kaya ang kanyang bagong kwento? Dati, pagdating na pagdating ko, magsisimula na agad ang napakahabang kwento ni Paul. Habang nagsusulat kami, nagkwekwento siya. Habang ginagawa ang kanyang assignment na di niya nagawa sa kanilang bahay, nagkwekwento siya ng mabilis. Habang nagsusulat sa pisara ang aming teacher, nagkwekwento siya ng mahina ang boses. Sa recess, may kadugtong pa rin ang kanyang kwento. Hanggang sa aming paglalakad pauwi ng bahay, nagkwekwento pa rin siya. Mahabang-mahabang-mahaba talaga ang kanyang kwento. Kapag maghihiwalay na kami, sasabihin niya, "O sige, Dindo, bugas ko na ulit itutuloy ang kwento ko. Basta lagi mong tandaan kung saan ako nagtapos para alam ko kung saan ako magsisimula." Bilin niya sa akin. May kwento siya tungkol sa isang batang pangarap magkaroon ng TV sa bahay. Dahil wala raw TV ang bata, iniisip na lang daw ng bata ang itsura ng mga bida sa palabas. At dahil sa kapangyarihan ng isip ng bata, ang iniisip niyang bida ay nagiging siya. Siya na ang bidang patusok-tusok ang buhok na may espadang singhaba at singliwanag ng mga sinag ng araw. Kaya niyang payanigin ang lupa sa isang hakbang lang. Kaya niyang gawing dambuhala ang mga alon sa dagat. Pero di kilala ng bata ang kanyang inang reyna. Ang amang hari lang ang kanyang kasama sa kanilang palasyo na wala raw ilaw. May sakit daw ang hari. Isang mahiwagang sakit na walang lunas. Pangarap ng prinsipe na makatuklas ng gamot para sa kanyang ama at higit sa lahat, pangarap niyang makita ang kanyang ina. Saan kaya nang gagaling ang mga kwento ni Paul? Bakit di siya nauubusan ng mga kwento sa araw-araw? Pagtataka ko. Nagsulat ako sa notebook na gawa sa hangin. Sa tingin ko, biglang gumanda ang sulat ko. Pero bakit naging invisible na rin ang isinulat ko? Nagsagot din ako ng ipinagawa ni Ginang Alfloro sa Pilipino ng kasing bilis ng hangin. Di tulad ng dati, napakadali ko lang nasagot ngayon kung alin ang pangungusap at hindi sa mga nakasulat sa blackboard. Ayos palang maging invisible. Nagiging maganda ang sulat at nagiging matalino. Kay daliring mangupya kay Paul kung gugustuhin ko. Di pa rin ako pinapansin ni Paul. Alam kaya niyang pumasok na ako ngayong araw? Na di na ako absent? Namiss kong bigla ang mahabang-mahabang mga kwento niya. Deka, paano nga pala niya ako makikita? Invisible na ako. Ayos palang maging invisible.
kay bilis kong narating ang paaralan na wala na lahat ang aking nararamdamang sakit. Naging ayos na lahat. Pumasok akong di nakasuot ng uniforme, pambahay lang. Pumasok ako sa aming classroom na walang dalang bag. Di na ako nangangambang mapagalitan ni Ginang Alfloro. Alam ko ngayong araw, pagbibigyan nila ako. Ayos palang maging invisible. Walang may pakialam. Walang pumupuna sa aking pagkakamali o nakakalimutang gawin. Pero si Paul ang inaalala ko. Kanina pa siya malungkot at walang kibo. Paano ko kaya masasabing nasa tabi niya ako kanina pa? Paano ko ibubulong sa kanyang present ako ngayong araw? Isulat ko kaya sa kanyang papel na nasa tabi lang niya ako? Pero paano? Pati ang sulat ko naging invisible na rin. Lumalampas lang ang aking mga kamay sa lahat ng bagay na nahawakan ko. Tinapik ko ang balikat ni Paul, pero di niya ako naramdaman. Binulungan ko siya pero mukhang nabingi na siya. Sinubukan kong guluhin ang kanyang buhok pero wala pa rin nangyari. Ano naman kaya ang kwento ni Paul ngayong araw? Si Dindo ang aking best friend. Gustong gusto ko pong magkwento sa kanya. Lagi kasi siyang handang makinig sa akin at di siya nagsasawa. Di po ako makapaniwala na siya ay magkakadinggi. Napakibilis po ng pangyayari. Noong isang linggo lang, katabi ko siya. Tiyak na mamimiss ko po si Dindo. Narinig kong kwento ni Paul sa harap ng aming klase. Kahit Dindo ko po pinikwento ang aking mga gusto at pangarap na maging. Alam po niya ang pangarap kong magkaroon kami ng TV at ilaw sa aming bahay. Alam po niyang gusto kong gumaling na ang aking tatay na may sakit at makita ang aking nanay. Marami pa po akong gustong ikwento kay Dindo. Dagdag pa ni Paul. Nakita ko ang pagtulo ng kanyang mga luha. Teka, ano nga ba ang nangyari sa akin noong isang linggo? Ang natatandaan ko, nagkaroon ako ng mataas na lagnat. Sumakit ang aking ulo at may lumabas na parang mga mapang pantal sa aking balat. Parang pwedeng magpakulo ng tubig sa init ng aking hininga. Pakiramdam ko, parang nasusunog ang balat ko. Ilang araw rin iyong tumagal. Dinggi pala ang naging sakit ko. Nagsalita si Ginang Alfloro. Kaya sana, klase, tumulong tayo sa paglilinis ng ating paaralan para mawala ang mga lamok na nagdadala ng dengue. Sana wala na magkasakit sa atin tulad ng nangyari kay Dindo. Kailangan nating maalis at malinis ang mga pinangingitlugan at pinamamahayan ng mga lamok bilang dito sa ating paaralan kundi maging sa inyong mga bahay. Bilin ni Ginang Alfloro. Tiyak kong naririnig tayo ni Dindo. Sana'y maging maayos na ang lagay niya ngayon. Papasok na siya sa bagong paaralan na walang kailangang grade para pumasa. Walang kailangang uniforme upang pasukin o mga libro na kailangang basahin upang matuto ng mga kaalaman. Papasok na siya sa paaralan, ang lahat ng mga mag-aaral ay masaya at kontento dahil sa kanilang mga pangarap ay natupad na. Sa paaralan, ang sukatan ay di talino, kundi ang pagiging mabuti at mapagmahal sa kapwa. Dagdag ni Ginang Alfloro. Napakabilis nga ng mga pangyayari. Pagkagising ko kaninang umaga, invisible na ako. Wala na akong nararamdamang sakit. Para akong nakatuntong sa ulap sa paglalakad. Kay gaan ang aking pakiramdam. Alam ko, magiging maayos ang lagay ko habang buhay. Salamat kay Ginang Afloro sa aking mga kaklase at higit sa lahat kay Paul. Ibinigay niya sa akin ang kanyang mga totoong kwento
na babaunin ko sa aking pupuntahan. Di mo man ako nakikita at naririnig, Paul. Ito ang pangako ko sa iyo. Huwag kang mag-alala, Paul. Ibubulong ko sa aking magiging guro sa bagong paaralan ko na tulungan kang matupad ang inyong mga pangarap. Sasabihin ko sa kanyang pahabain pa niya ang buhay ng iyong tatay at makita mo balang araw ang iyong nanay. Hinding-hindi ko rin kalilimutang hilingin sa kanya ang TV na pangarap mo. At syempre, di mo naman ito magagamit kung walang kuryente ang inyong bahay. Kaya siguro, uunahin ko munang hilingin sa kanya na magkaroon ng kuryente ang bahay ninyo. Para magawa mo na rin lagi ang ating mga assignment. Tiyak kong kailangan ko muna kasing magpakabait sa aking bagong guro para ibigay niya ang lahat ng mga hiling ko. Naging invisible man ako, pero di sa puso at isip ni Paul, ang aking nag-iisang bidang best friend. At dyan po nagtatapos ang ating kwentong Invisible na Ako. Mga bata, isang napakaganda at malungkot na kwento. Pero marami tayong matututunan dito. Isa na dito ay tularan natin si Dindo na isang kaibigan na handang makinig sa kwento ng isang kaibigan. At isa rin dito ang paglilinis ng ating kapaligiran para maiwasan ang mga sakit na nakamamatay tulad ng dengue. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo. Paalam!